mga ka-cat lover. Kumusta na ulit tayo sa panahong ito na sa mga napuruhan sa Super Typhoon Odette? Kumusta na po ang kalagayan nyo, mga kababayan ko? Sana po ay nasa ligtas po kayong lugar kung nasaan man kayo naroroon. Nakikiramay po ako sa mga nasalanta ng bagyo, yun sa mga nawala ng mahal sa buhay. Huwag lang po tayong manghinawa na humingi ng awa sa Panginoon sa kabila ng mga nangyayaring disaster. Dahil alam naman po natin na pagka bagyo ay wala po tayong laban. Mga kakat lover, update lang po tayo kay Coffee regarding po sa kanyang dede na after 24 hours kahapon po ay na-discover ko ang kanyang tiyan na nasalat ko ang matigas na parte ng dede niya. First time ko pong na-encounter ang paninigas ng tiyan ni Coffee. And yun nga po, dahil sa hindi ko malaman kung ano talaga ang dahilan at nangyari sa kanyang paninigas sa dede, doon na-realize ko rin po na malamang dahil sa gatas. Ang madalas po kasing dinededaan ng kanyang mga kapatid niya, ay ang mga anak niya, ay itong part na ito. Yan, dalawa lang po yan pinag-aagawan nila pareho. Pero ang nakapag-produce ng milk ay isa lang ito. So yun po ang dahilan kung bakit parating nag-aagawan si Yami and Yato pagdating sa dede. So ngayon po, i-update ko po uli ang kanyang tiyan kung ano na po ang lagay. After na minasahe ko siya kahapon, and nung inulit ko after 2 hours para kumustahin kung ano na ang lagay ng kanyang paninigas sa dede. And after 24 hours po ay... Halika ko, Farika, huwag mo muna takasan si Mama B. Huwag mo muna takasan si Mama. Saglit lang ha, update lang muna tayo ha, para malaman nila kung ano na po ang lagay ng Mami Kop Kop. Na? So, ganun po ang nangyayari. Kaya pala nahihirapang dumede ang dalawang anak ni Coffee dahil sa yung dede, parang ano, yung barado, kaya hindi mailabas ang milk. And, teka muna, Bea, saglit lang, Bea. Behave muna si Kop Kop. Behave muna na. Panay-kaway naman ang buntot niya. Saglit lang, Be. Saglit lang. Hinahanap mo na yung mga baby mo? Ha? Hinahanap mo na? Coffee? Oh, saglit lang. Saglit lang, ha? Kwentuhan muna tayo. Gustong-gusto mo ng ganito, ano. So, ganun po ang nangyayari sa sitwasyon ng dede ni Coffee. And nung sinalat ko uli, mga 5 minutes ago, wala, unti-unti na pong umimpis ang paninigas ng kanyang dede. Wala na po akong nasasalat na matigas na hindi katulad kahapon na parang may nakapatong na atay sa kanyang tiyan, sa kanyang dede. Parang ano po, parang para bang gitamping
Dito. So, teka muna, be. Saglit lang, be. Ha? Saglit lang, be. Saglit lang muna. Ha? Nahanap mo na yung mga baby mo? Nahanap mo na? Saglit lang. Teka. Saglit lang, be. Halika muna. Halika muna. Dito muna tayo. Ganyan muna, ha? Behave si Coffee. Na. Pasensya na, be. Nakukulitan ka na kay mama. Ha? Ganyan na lang muna, no? So, ngayon po, umimtis na ang paninigas sa kanyang dede. Ayun nga po, gatas. Buti na lang, unti-unting natunaw. Kasi, ang ginawa ko po kahapon, mga ka-cat lover, ay agad akong gumawa ng home remedies kung paano umimpis ang pamamaga at paninigas ng kanyang tiyan. So, ang ginawa ko po, kumuha ako ng 2 dahon na sibuyas. Then, gihalob na ako, baka, gusto mo gihalob sa Bisaya, o sa Tagalog. Yung isinalang ko sa apoy para lumambot. Then, buti na lang, meron akong natira pang coconut milk. Yun. Nilagyan ko po yon ng coconut milk ang isinalang ko sa apoy na sibuyas. Then, ayun, dinikdik ko para lumambot at kumatas. And, yun ang ipinahid ko sa parte ng tiyan niya kung saan may paninigas. Then, pinahid ko talaga siya. Then, maya't maya, buti na lang itong si Coffee, bumaba siya. Doon lumapit siya sa akin habang may ginagawa ako. Doon lang siya nakaupo sa may upuan sa labas. Then, kasi ganito po si Coffee pag may hinihingi sa akin, buntot ng buntot, hindi po ito nagmimiyaw dahil nawawalan siya ng boses gawa ng kanyang infection sa mata. Kaya naapektuhan ang kanyang vocal. So, ganun po ang nangyari. Pinahid ko kay Coffee ang dinikdik kong dahon ng sibuyas at may halong coconut milk. Konti lang po ang inilagay ko. Then, pinahid ko sa lahat ng dede niya. And, ayun, okay lang po na dinidilaan niya ang katas na pinapahid sa tiyan. Hinahayaan ko lang siya. And, maya't maya, kasi ayaw nila nang maamoy ang kanilang katawan, kaya dinidilaan ka agad. So, maya't maya po, umakyat siya dahil umakyat nga rin ako gawa nung sinecheck ko rin ang mga anak niya. Nung umakyat siya, agad lumapit ang dalawa para dumede. Kaso, nung inamoy ang dede ng kanilang mama Kopkop ay parang, alam mo yon, parang nandiri. Ayaw nila nung amoy. So, hinayaan ko lang po. So, ngayon po, salamat po sa Panginoon na umimpis na ang paninigas sa kanyang dede. Yun pala'y gatas. Yun, wala na po siyang paninigas. As in, umimpis na po talaga mga ka-cat lover. Kaya, nagpapasalamat po ako na unti-unting nawawala. Di ba, Coffee? Yan po ang komunikasyon niya sa amin, yung wiggle ng buntot. Di ba, Kop Kop? Teka muna, saglit lang. Ano? Ayan, inamoy niya ang CR ng kanyang mga anak. Diyan po kasi sila pumupupo at umiihi. Ano be? Ha? Asan ang mga anak mo? Nasaan? Coffee? Nasaan ang mga baby mo? Tutulog? Ha? Natutulog? Ikaw, ayaw mong matulog? Ha? Oh, umiga ka na dyan.
Igya ka na dyan. Tulog ka na rin. Pahinga ka muna. Ikaw talaga, tatakasan mo si mama. Say hi. Say hi sa kanila, be. Coffee. Say hi. Ayaw tumingin, oh. Ah, siya, okay lang. Okay lang. Okay lang yan, Kop. Ang importante, umimpis ang pamamaga sa iyong dede. Sa iyong tiyan. Kasi kung hindi yan natunaw, mga ka-cat lover, yun po yung magiging dahilan ng ano, ng pagkakaroon ng breast cancer. Kapag hinahayaan lang po na manigas o tumigas ang milk na hindi nadidian ng mga anak niya. So, yan po ang malaking pasalamat ko sa Panginoon na natunaw po ang paninigas ng dede, ng gatas. Sarap na. Gustong gusto nila ng hinihimas ang leeg. Di ba, Kopi? Say hi. Say hi sa kanila. Ha? Ang mata mo, unti-unti na namang lumulobo. Ganyan po yan, mga ka-cat lover. After na matamaan ang kanyang mata, many times na po kasi yan. Yan, parang ano po yan eh, parang alon. Parang dagat. High tide, low tide. Di ba, Coffee? Oh, wala na. Tinakasan na ako. Oh, ano? Uy, tinakasan mo ako ah. Asan ang mga baby mo? Ha? Tutulog. Yan lang po muna, mga ka-cat lover, ang update ko kay Coffee after 24 hours ng resulta sa paninigas ng kanyang dede, sa kanyang tiyan. Say bye-bye, be. Say bye-bye sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga cat lover. Mag-iingat po tayong lahat. Bye!